Ang sabi ho ng prosecution o itong piskalya na itong si San Vicente ay hindi tumigil para baguhin ang kanyang direksyon, ha? Habang si Floralde ay naipit, ha, sa sasakyan. At hindi niya rin tinignan, ha, yung kanyang biktima, sa halip siya po ay tumakas. Tinakasan mo yung biktima. Ang sabi ho, having established intent to kill, o may intent to kill eh, sufficient cause therefore exists to indict the respondent for frustrated homicide. Homicide lamang. May intent to kill pero frustrated homicide. Okay na yun. Eh pero paano yung elemento ng kasong murder na present, ha, sa kasong ito, mga kaibigan? Nandoon eh, ha, present dito sa kaso eh, sa pangyayari, yung umpong elemento ng kasong murder na sinasabing kabilang sa mga maituturing na murder eh yung paggamit mo ng sasakyan. Madalit sabi, na nagasa ka, sinagasaan mo, tinangka mong patayin o binalak mong patayin ang tao, ha? Gamit ang sasakyan, murder po yun eh. Eh bakit na downgrade? Oh, eh depende yan kasi sa appreciation ng piskalan ho. Pwede nilang laro-laruin eh. Ayan. Ang sabi, while we do note that crime may have been perpetrated with the use of a motor vehicle. Ayan ha. Ang sinasabi ho dito na sasakyan, anong ginamit? The same does not necessarily, yan ang sabi niyang piskal, does not necessarily qualify. Hindi naman daw nangangahulugan na ito ay pasok sa kasong murder. Anong hindi nangangahulugan pasok sa murder eh? Elemento ng krimen yun eh, mga kaibigan eh. Yan ang sinasabi natin. Sabi, such scenario, however, ang qualifying circumstance daw o by means of motor vehicle na nasasaad sa batas must have been or must have the accused purposely intending to commit a crime by using such means. Bakit? Hindi ba yun ang pangyayari? Ha? Na yung akusado rito, yung driver, eh talagang sinadya niya, di ba, na gawin yung krimen gamit ang sasakyan, mga kaibigan. Oh, such scenario, sabi ho, however, is utterly absent in the case at hand. Wala raw ganung scenario. Eh, kitang-kita eh, mga kaibigan eh, sa video eh, papanong mawawala? Oh, considering the present controversy commenced and escalated during a chance encounter after complainant placed himself in front of the respondent's vehicle. At saka ito ha, tandaan ninyo, itong driver na ito, nagtago ito sa batas. Hindi niya tinulungan yung biktima. Pagkatapos, tinakbuhan niya, hit and run nga eh. Pagkatapos, nagtago na siya. Ang tagal bago po lumutang ito. Kung hindi dahil sa media, hindi lulutang ito. Yun ang kaibahan eh, mga kaibigan, sa trabaho ng media. Ha? Mamamayagpag ang mga kriminal kung wala ng media. Di ba? Oh, bakit ba napalutang yan? Eh dahil na po sa
media yan. Di ba? Tandaan ninyo, nagtago ka. Pag ang tao nagtago, mga kaibigan, bumibigat ang kasalanan mo. Yung guilt, ha? Mga kaibigan, bumibigat yan. Halimbawa, dapat sumurrender ka sa otoridad, di ba? Pwede mo sabihin, hindi, kaya ako hindi nadala yun kasi baka bugbugin ako ng mga tao ron. Ako naman ang patayin ng mga tao. Alam nyo na, di ba? Mob rule. Oh, kaya hindi ko na nakuhan yung biktima, pero kitang-kita mo eh. Binundol, pagkatapos ay kuhan, sinagasaan niya pa, mga kaibigan. Kasi ganyan eh. Yung mga biktima ng vehicular accident, nakita ninyo mga walang niya yung mga bus, di ba? Yung mga driver ng bus. Pag ikaw nabundol ka ng bus, aatrasan ka pa niyan. Ha? Bakit? Kasi po, pag nabuhay ka at napinsala ka, nabalda ka, ha? Eh, nasa batas yan eh. Habang nabubuhay ka, susustentuhan ka niya. Oh, depende sa itatakda naparusa sa iyo, 'di ba? O sa magiging hatol desisyon. Oh, 'yun ang ano, kaya ang ginagawa ng mga driver ng bus, pinapatay na nila hangga't maaari, mapatay na nila yung kanilang biktima. Aatrasan ka pa. Oh, tapos aabante ulit para masigurong patay ka na. Oh, kasi vehicular ano ito? Accident ito. Ilalabas eh. Aksidente. Eh, namatay ka. Oh, mga kaibigan, sa aksidente. Ganun po yan eh. Oh, mas mabigat ang parusa kung nabuhay yung ano mo, yung kuhan mo, biktima mo. Ha? Oh, di dapat, walang sa party nitong driver na ito, walang remorse eh. Di ba? Walang remorse. Kaya dapat murder ang ikinasor ito eh. At nung lumantad dito sa publiko, sa pamamagitan ng press conference, VIP pa. Akalain mo, ginamit na venue ng kanyang press con eh, yung headquarters ng Philippine National Police, kung saan nagpe-press conference ang mga opisyal ng PNP. Oh, nakunan pa ng litrato na nagmamano. Nagmano yung magulang niya, yung police din nagmano rin dun sa magulang nitong suspect, mga kaibigan. O, hindi ho ba? Kitang-kita kasi ng publiko. Kaya itong isinampang kaso, mga kaibigan, eh ano na, tainted na itong kaso. Ha? May bahid na ng pagdududa doon sa panig ng prosecution, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong dyan, komo dinowngrade yung kaso sa kuano, sa homicide imbes na murder? Ang tanong dyan eh, kuano, yan ba may pag-asa pa na sa hukuman? Kasi pinail na sa hukuman yan eh, di ba? Isinampan eh. Oh, sa husgado. Hindi pa lang alam kung anong kaninong sala, ha? Papatak yung kasong 'yan. Eh pero yan ba may pag-asa pang mabago para maging murder yung kaso? Kasi maliwanag yung elemento ng murder ay present taliwas sa sinasabi ng piskal. Mga kaibigan, ang hukuman ba pwedeng i-upgrade yung kaso from homicide o mula sa homicide at gawin niyang murder? Hindi na magagawa ng husgado yon. Pero meron pang pag-asa, ha? Na yan ay mauwi sa kasong murder. Paano yon? Kung yung maa-assign na piskal, mga kaibigan,
ay papalitan niya. Ha? At sa palagay niya, kasi ia-assign niya eh, sa piskal. Eh siyempre, nakikita nating very influential talaga ito. Kaya ginawang homicide dyan, eh, hindi dahil sa wala yung element ng murder, kung hindi para makalaya sa bisa ng piyansa, mga kaibigan. Sapagkat ang kasong homicide, may piyansa. Kung murder, eh walang piyansa. Mga kaibigan, yun ang purpose dyan. Eh ngayon, nakikita na natin na may merong pwedeng baguhin ng piskal kapag na-assign na yan kung sino yung tatayong public prosecutor, mga kaibigan. Ha? Kasi yung piskal na ma-assign sa kaso niyan during the trial, yun ang tatayong abogado ng biktima. Ganyan sa hukuman eh. O, mga kaibigan. At kung halimbawa ma-assign niyan sa piskal, yung piskal pwede niyang i-upgrade diyan. Ha? Sapagkat present yung elemento, inuulit-ulit natin, yung elemento ng murder nando doon po eh. Meron pa ngang isang issue diyan, debatable 'yan eh. Yung yung premeditated. Ha? Yung talagang pinagplanuhan niya. Eh debatable pa 'yon. Pero yung yung elemento ng murder sufficient enough para maging frustrated murder ang dapat na maging kaso ng damuhong yan, mga kaibigan. Si Kaper si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi naman ng LTO o ng Land Transportation Office ay ipinauubayan na raw nila sa hukuman ng desisyon tungkol sa kasong kriminal laban po dyan sa driver na yan na ma-impluensya ang pamilya na nanagasa ng traffic enforcer sa Mandaluyong noong buwan ng Hunyo. Yan ang sabi ng LTO. At ayon sa LTO, kanila nang ni-revoke ang lisensya ha nitong si San Vicente Jose Antonio San Vicente matapos nilang mapatunayang guilty ha ng reckless driving at sa pagiging remiss sa kanyang tungkulin bilang driver kapag ka merong aksidente. Kasi may responsibilidad ang nagmamaneho. Ha? In case maaksidente, maka-aksidente ka ng tao, eh, titigil ka, bababa ka, yun ang procedure kahit saan bansa yan eh. Ganyan yan eh, mga kaibigan. Para tulungan mo yung biktima, hindi para sagasaan mo pa. Diba? Oh. Eh, ngayon, wala na siyang lisensya. Ang sabi ng LTO eh, perpetually disqualified na siya. Habang buhay na siyang hindi makakakuha ng lisensya para makapagmaneho. O, bilang yan eh, yung dinesisyon ng yan na ng LTO ay administrative, administratibo yan. Mga kaibigan, hindi kriminal dahil wala naman sa kanila yung kapangyarihan na humatol ng kriminal. Ang kanilang jurisdiction, yung lisensya ng driver, mga kaibigan. Di ba? Pinaubayan na raw nila ito sa hukuman. Mga kaibigan, ang tabayan na natin
yung magiging takbo ng kasong yan. Kung yung ma-assign na piskal dyan, eh merong intensyon na ika nga panaigin ang katarungan kung meron pang piskal na nag-iisip ng tama. Marami naman piskal nag-iisip ng tama. Kaya lang, alam nyo yung pera, nakakabulag yan. At saka yung kapangyarihan, di ba? Yung impluensya. Hindi mo alam kung hanggang saan ang connection nito. Mayayaman ito eh. Sa Pampanga, mga kaibigan. Di ba? Kaya hindi natin masasabi. Pero alam ko, may matitinong fiscal pa rin kahit maraming fiscal. Ha? Marami rin yung fiscal. Alam ni Togonon yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Pag sinabi mong fiscal eh, alam na alam ni Togonon yan. Mga kaibigan. Ano pa? Yan. Antayin natin. Kasi pwedeng ma-upgrade yung kaso. Tandaan ninyo ha. Kapag ang fiscal ay kanyang matuwid. Di ba? Kasi hindi natin masisisi dahil alam nyo, nasa Biblia naman talaga yan eh. Binabaluktot ang katarungan. Sa panahon natin, yan ang mangyayari. Babaluktotin ang katarungan at ang bumabaluktot, mga hukom. Di ba? Mga kaibigan, kasama na rin yan doon. Yung piskal. Si Inko nga eh. Galit na galit eh. Naglagay daw siya sa piskal eh. Tapos talo siya. Binigyan niya raw ng pera. Pagkatapos, talo rin siya sa kaso, mga kaibigan. Ano sabi ni Inkong? Ako. Ay, hindi pala yan. Bakla rin ito. mga kaibigan, ito sabi ni Inkong. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tingnan ko, lalaki naman ako. Bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. Dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla eh. Ay! My God! Yes, si Inkong. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y
ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.